everyone! Ito na naman ang isa nating bagong recipe na pwedeng pang-almusal, pwedeng pang-merienda, tanghalian na hapunan, at higit sa lahat, pwede mong ipagnegosyo. Malaki ang kita sa bentahan nito. Kaya naman! This is Bella, ang inyong kusinera ng YUDELMO'S Kitchen. At kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. Kung dati ka naman, eh syempre, welcome back. Kaya naman! Don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. At baka ikaw ang mapipili sa ating mga pag-giveaways. Namimigay kami ng 500 pesos GCash every end of the month. Basta mag-watch ka lang, comment, like and share, at magkakaroon ka ng chance manalo ng 500 pesos GCash or more. Kaya naman! Ano pang hinihintay natin? At atin ang umpisahan ang paggagawa ng ating pizza waffle. Unahin natin ang paggagawa ng waffle. So, kailangan natin ng 3 cups ng harina, 2 tablespoon ng baking powder, 2 tablespoon din ng sugar, at pwede rin tayong magdagdag ng 1 half teaspoon ng asin kung gusto nyo. And then, hahaluin lang natin itong ating mga dry ingredients. Ngayon naman, isama na natin yung ating milk. Pwede tayong gumamit ng tubig kung gusto nyo mas makatipid. Meron din tayong melted margarine at meron ding 2 itlog. So, ayan, isama-sama lang natin dyan itong ating mga ingredients. At ating haluin mabuti hanggang sa maging smooth itong ating butter. Kapag ganito na siya ka-smooth, pwede na to. At ngayon naman, gagamitan natin ng waffle maker. Ang nilalagay ko sa bawat isang set is 3.5 na ice cream scooper. Pero kung wala kayong waffle maker, pwede nyong gamitin yung kawali na lang. Gawin yung pa-pancake. So, ganun lang. At depende sa size na gusto nyo, kung gaano kalaki, ganun. Ayan, takpan lang natin at hintayin lang nating maluto. Kapag nag-green na yung light, luto na yon. Pero eto na kung nakikita nyo, medyo umaapaw-apaw siya, okay lang yon para buong-buo talaga yung waffle natin dito sa loob. Mas maganda yung nakikita natin na may konting sobra. Gugupitin na lang natin yan mamaya kapag gagawin na natin pizza. So ayan, nag-green na nga yung light. Ibig sabihin yan, luto na ang ating waffle, kaya checkin na natin yan. Ayan o, saktong-sakto lang yung pagka-brown niya. May mga konti-konting white-white, pero okay lang yan. Ayan, ngayon naman, tanggalin na natin at isunod na yung mga iba pa. At matapos nga nating lutuin itong ating mga waffles, ang gagawin naman natin ngayon ay itong ating mga pang-toppings para maging waffle pizza. So ayan, nag-ready ako ng pineapple, may salami, ham, meron ding pepperoni, syempre may cheese, meron din tayong mushroom, bell pepper, at meron din tayong pizza sauce. Hiwa-hiwain lang natin ng medyo liitan natin ng konti kasi maliliit lang naman yung ating pizza, yung ating waffle pizza. So, ayan, hiwa-hiwa lang tayo dyan. Sa bawat klase ng meat, gagamit lang ako ng 4 pieces. So, ayan, hiwain lang ng maliliit. Ganito yung paghiwa na ginawa ko para may art. Ganon, may art. Ayan, at pagkatapos natin maghiwa, i-assemble na natin yung ating pizza, pero tanggalan muna natin ang mga sobra-sobra sa gilid itong ating waffles.
Ayan, maganda na. Kaya naman, ilagay na natin itong ating mga toppings na uumpisahan natin dito sa ating pizza sauce. Sunod natin ang cheese. Pwede kayong gumamit ng mozzarella at saka cheddar cheese. Pero ako ginamit ko lang mozzarella. Mas gusto ko yung mozzarella lang. At ilagay na natin kung ano yung gusto yung toppings na ilagay. So, ang ginawa ko, magkakaiba dito sa part na to, green bell pepper saka salami. Tapos dun sa isa, pepperoni and mushroom. At dun naman sa isa, syempre Hawaiian, ham and pineapple. At habang nagta-toppings tayo ng pizza, atin munang i-preheat yung oven ng 350 degrees Fahrenheit para pagkatapos nating lagyan ng toppings itong ating mga pizza waffle, i-oven na lang natin siya diretso. Ngayon naman ay i-oven na natin ng mga 12 to 15 minutes or depende sa inyong oven kung gaano katagal kasi iba't iba rin yung klase ng oven. Depende sa lakas ng oven nyo. Pero eto ha, don't forget 350 degrees Fahrenheit. Hintay-hintayin lang natin hanggang sa mag-melt yung cheese at mag-golden brown ng konti yung ibabaw. So ayan na ang ating masarap na waffle pizza at again, this is Bella, ang inyong kusinera ng YUDELMO'S Kitchen. Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit nyo na rin ang notification bell. Isama nyo na yung all para lagi tayong updated sa mga bagong upload. Maraming salamat pong muli at bye-bye! Mag-ingat po tayong lahat!